Punta mo na 370. Salamat. Alright, so musta and welcome to the Punch and Judy Show Commute. Ah, ganda ng panahon ngayon ah. Sarap mag-ride ah. Daan na nung nakaraan, nung nagpunta kami sa Infanta, naging Pantarian Loop kami. Isa yung sa pinakamagandang ride. Sobrang ganda. Basta talaga mountain road, mga daan sa bundok, napakaganda yun talaga. Yung mga paborito kong kalsada na pag yung kalsada ay matino, yung hindi masyadong lubak-lubak, napaka-smooth lang ng biyahe, nakaka-relax sobra. So yan ang mga klase ng mga kalsada na paborito namin ni OBR Judy. At etong mga nakaraan nga, may mga bagong kalsada nga kami nakita sa internet dito. Yung Cervantes Road ba yun? Yung daan ng Benguet, tagos Ilocos, yung Cervantes Road na yun. Sabi, bago lang daw yun. Pero buwang malupit-lupit na daan yun, parang nasa ibang bansa. Kaso medyo malayo pa muna yung babiyahihin mo para maarating ka dun. Saka muna magpunta ng Benguet. Eh, nakaraang punta namin sa Infanta, 2 oras lang from Quezon City, nandun na kami. 2 hanggang 3 oras. Pero meron ding isa, yung sumikat din ngayon, yung sa Pangasinan, yung sa may mga tarim ba yun? Sa may mga tarim Pangasinan, yung Daang Kalikasan, ang ganda nga, totoo naman, maganda talaga. Parang nasa bandang UK. Ewan ko, gawin yung mga nakikita ko pag nanonood ako ng mga palabas. Tapos ang setting eh, sa bandang UK, sa mga bandang countryside nila. Ganon-ganon eh. Mga maliliit na burol, mga mabababang bundok sa paligid, tapos may kalsada sa gitna, out of nowhere, walang ka bahay-bahay. Hindi mo akalaing, ay, green, sakto, pagdating natin. Oh, ayun, walang kabahay-bahay, tapos biglang may kalsadang ganong kaganda. Tapos napakalayo nun, at least 100 kilometers na ganong klaseng kalsada. Manawa ka sa sobrang gandang kalsada pag nandun ka. 100 kilometers, ilang oras mong biyabayihin yun? At least 3 oras na biyahe. Actually, yun nga sana yung next target namin na puntahan eh, kasi although Pangasinan siya, hindi naman din ganun sobrang layo kumpara ng Cervantes Road sa Ilocos, ay sa Benguet. Yan, medyo malapit lang, medyo madaling puntahan, isang araw drive nyo, pwedeng isang buong maghapon lang kayo mag-ride. Unfortunately, bago pa namin magawa yung gusto namin, nagsara siya, sinara siya. Well, ewan ko, siguro tama lang naisara. Kasi hindi pa talaga siya tapos, guys. Alam niyo yun. Hindi pa nga yata, spaltado yung iba. Wala pa nga yata ang konkretong kalsada eh. Makakalikabok pa yung ibang naita ko sa mga nagpo-post. Makakalikabok pa. So, siguro, yun yung isa ng dahilan para matapos daw. Haba din nun, 100 kilometer. Tagal din nila talagang matatapos yun. Eh, kung sumikat, dumami na yung tao. Araw-araw may dumadaan, araw-araw may tumatambay, di ba? Medyo mahirapan nga silang tapusin. Baka magka-delay-delay pa. Tapos, isa pang dahilan nila is safety. Ayun nga, dahil nga ginagawa, tuwad ng sinabi ko, marami pa rin uneven na alsada. Kung hindi ka maingat, possible ma out of balance ka pag bigla kang nalubak. At putang, may tubig dito. Bad trip, may tubig. Alam niya naman ayaw na ayaw ko ng tubig dahil matalsik. Dudumihan yung motor. Problema dito.
Pero yun nga, bad trip ako doon ah. Wait lang, nawala ako eh. So ayun nga, hindi ko rin sila masisi. Totoo namang for safety reason kailangan din nilang tigilan. Dumadami na yung nagmumotor. Kung kotse siguro okay lang eh. Stable naman yung kotse kahit may konting lubak, may mga madudulas na parte. Pero sa motor, medyo delikado nga guys. Kasi palikuligo din eh. Nakita ko may mga dami rin curve eh. Tapos kahit mabagal ka pa dyan, bigla ka lang kabahan konti, napapreno ka konti, dudulas ka, out of balance. Disgrasya, actually may namatay na nga yata. Bike nga lang yata, yun ang boy, bisikleta lang guys. Disgrasya siya. Nalaglag siya dun sa gilid ng kalsada. Medyo palalim din yung gilid nun. So bike lang eh, nanalo pa kaya pag motor, di ba? Kahit pa sabihin mo 60-50 lang takbo mo, pag once na nag-slide ka, tamali ka ng bagsak, patay ka rin. So kampi ako doon sa ano nila na for safety reason din. Medyo unsafe pa talaga yung lugar. So yung isa naman nilang dahilan, Diyos ko, ang daming nag-iiwan daw ng basura. May kitambay ka na lang, mag-iiwan ka pa ng basura. Huwag naman ganun guys, konting disiplina naman. Yan lang, di ba? Sayang. Sayang eh, imbis na nai-enjoy pa, wala na. Hindi tayo makakapunta. Sabi nga, gusto ko isang comment nung nakaraan nung tukol sa Manila Bay. Kasi nilinis nga yung Manila Bay. Ganda, linis na ulit. Tapos, after ilang linggo, may mga taong tumatambay doon. Kita na naman nila, dami na namang nag-iiwan ang kalat. Sabi nga na isang comment, ang letrang D sa salitang Pilipinas, eh, ibig sabihin ni disiplina. O, diba? May letrang D ba sa salitang Pilipinas? Wala! Napakawiti ng comment niya. Lagi ko nang dala yun eh. Simula nung nabasa ko yun. So, sayang lang guys yung mga ganun. Tourist spot na rin siya kung tutusin eh. In time. Kaaroon na rin ng maraming mga restaurant doon. Parang dyan sa Jari. Alis Katarina nung mukha pang karinderia. That's about 6 years ago. So, in time yung Daang Kalikasan, maging ganyan din yan. Pero bago maging ganyan yan, parang di tayo pagdamutan, ipakita muna natin na disiplinado tayo, na safe tayo. Kasi mamaya bigla nilang gawing parang expressway yan. Bahala kayo, bigla nilang gawing may bayad yan. Teka, nakampang bayad. Sana wag naman, pero bahala kayo pag nagkabayad yan. Hanggat okay pa sana, oh, hanggat wala pang bayad, hanggat di pa tapos, pwede mo pa sanang ma-enjoy. Pero dahil walang disiplina nga, pinagbawalan tuloy. At least meron ka sanang nasabi na, oh, nakapunta ako dyan bago maging expressway yan. Diba, buong 100 kilometers, pure road and nature lang. Oh. Malamig na hangin, fresh na simoy ng hangin lang. Diba? Sarap imagine eh, hanggang imagine lang ako ngayon, hindi na yung mapuntahan kasi nga nagsara eh. Pero hintay na lang natin magbukas guys, for sure pag nagbukas yan, okay na yung kalsada, maganda yung kalsada dahil konti lang yung dumadaan, walang truck, walang kahit na ano, di, sobrang ganda siguro niyan. So hintay na lang natin yun guys, otintis-tis lang, hayaan natin silang matapos yun, bigyan mo silang isang taon siguro, o more than one year. Maging responsableng mga rider tayo at maging disiplinado tayo para hindi tayo pagbawalan at hindi tayo pagbayarin syempre. Oh, ha? SM City San Mateo. Nandito na ulit tayo. Ating destinasyon. So sa mga magra-ride this weekend, ingat kayo guys. Enjoy nyo yung ride. Huwag masyadong magmadali. Enjoy nyo yung paligid. So, salamat. Salamat sa pagsama sa akin. Uy, mag-ride sila, oh. Hanggang sa susunod nating mga kain. Hanggang sa susunod nating mga gala. Again, ride safe and travel safe. Bye-bye!